Sabi dito, and keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Only then I can be free of guilt and innocent of some great crime. Number two, paano maging malakas sa panahon ng kahinaan? Ask for help. Malaking bagay to, kapatid. Ask for help. And keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. Bakit kinakay? Paano ba tayo hihingi ng tulong? Alam mo yung mga taong humihingi ng tulong, may mga katangian yan. Naakala natin minsan kahinaan niya yun. Hindi, kapatid. Nagiging malakas ang isang tao sa panahon na marunong na siyang humingi ng tulong? Yes. Dalawang bagay, mga kapatid. Number one, accept your limitation. Saka ka lang hihingi ng tulong kapag inamin mo na limitado ka. 13a, and keep me from deliberate wrongs. Uy, napansin nyo kanina, error. Ano pa, kapatid? Hidden sin. Pangatlo naman, deliberate wrongs. Eh, ito matindi. In fact, isa to sa pinakamatinding type ng kasalanan. Kumbaga sa cancer, isa to sa pinakamatindi. Yung sinadya. Sinadya mo. Malaki kaso na ito. Okay? Malaki kaso niya. 13a, and keep me from deliberate wrongs. Help me to stop doing them. So you have to admit your own limitation. You have to accept. By the way, accept your own limitation. Kasi, tandaan natin, ang problema lang ay yung umamin ka na may problema ka, pero wala kang ginawa. Eh, di ba may ganyan naman? O at least naka first step na siya. Kaya lang, ang problema nito, once na umamin ka lang, pero wala kang ginawa. May mga tao, sa tagal-tagal ko nagme-mentor eh, ng mga pastors, ng mga leaders, ng mga Christians. 25 years na ako na nagtuturo, nagme-mentor ng mga tao. At meron ako mga naririnig na mga leaders, sasabihin nila, eh, wala eh. Eh, kapos eh. Okay yun sa una. Kaya lang, nung nalaman mong kapos, nung nalaman mong wala, ano ang iyong ginawa? Nung nalaman mong wala, ano ang iyong ginawa? Wala kaming makain eh. Wala akong trabaho eh. Tama, maganda yun. Pero ano ang iyong ginawa nung nalaman mong wala? Kaya nga, napaka-importante na humingi ng tulong. Teka lang, eh bakit hihingi ng tulong? Kasi maraming mga bagay na hindi mo kayang mag-isa. So you have to accept your own limitations. Ulitin ko, problema yung umamin ka na wala, pero wala kang ginawa. Minsan sabi ni Joyce Meyer, napakinggan ko sinabi niya that humble people ask for help. Ang mapagpakumbabang tao, humihingi yan ng tulong. Noong panahon na hindi ko alam ang gagawin ko, wala akong ibang gagawin, kundi humingi ng tulong. Una kay Lord. And of course, si Lord gagamit siya ng tao. Because humble people ask for help. Napansin nyo to? Help me to stop doing them. Teka lang, tignan nyo itong maigi. Help me to stop doing them. May mga bagay kasi na kaya mong pigilan eh. Amen ba doon? Meron. Pero may mga bagay na hindi mo maprenohan. Hindi mo siya mapigilan. Ano yung mga bagay na hindi mo mapigilan? Na nahihirapan ka. Aminin mo yon una. Pero pangalawa, humingi ka na ng tulong. Kaysa gumagawa ka sa sarili mong kapamaraanan, mahihirapan ka. Magpakumbaba ka, kapatid. You have to accept your own limitations. Help me to stop doing them. Tulungan mo ako, Lord, na mahinto ko magawa itong mga bagay na ito. Eh, mangyayari lamang yan kung hihingi ka ng tulong at i-accept mo na limitado yung lakas mo. Kasi yung iba naglalakas-lakasan pa eh. In fact, yung iba nagbubuhay-buhayan pa eh.
Pero sa totoo, hindi na nila talaga kaya, pero pinipilit pa nila. Alam mo, maraming mga bigla na lang tumumba, nabuwal, namatay, naglalaro lang ng basketball, tapos pinipilit kasi, sabihin nila, mahina ako. Eh, nangihina ka naman talaga. Ba't di mo aminin? Kaysa ikamatahin mo yan, humingi ka na ng tulong. Hindi, kaya ko pa. Hindi mo nakakaya. In fact, hindi mo talaga kayang mag-isa. So bilang mga tao, kailangan malinaw sa atin na may mga limitasyon tayo. Kaya nga sa mga gumagawa na lang ng thesis dyan, saka dissertation, di ba? Kaya nga kinakailangan may i-declare mo dun yung limitation mo. Yung limitation ng research na yun, kasi hindi naman talaga lahat kaya mo. At hindi naman lahat, yung scope mo, yung scope ng research na yun, hindi lahat makukuha mo. Hindi pwede yun. Accept your own limitation. Pangalawa, mga kapatid, acknowledge the ultimate solution. Verses 13b. Only then can I be free from guilt, of guilt and innocent of some great crime. Lord, kung hindi mo po ako tutulungan, in fact, yung tulong mo, Lord, yun lang ang makapagpapalaya sa akin, pambihira. You have to acknowledge the ultimate solution. May mga bagay na kaya mo pa, kaya pa niya. Pero kinakailangan, maisip mo, teka lang, band-aid lang to. Ano yung ultimate solution? Kasi ang tao, mga kapatid, mahilig yan sa band-aid solution. Una, mahilig ang tao sa bad solution. Yung may problema, tapos mali yung kapamaraanan, yung kanyang response, yung kanyang solution. Pangalawa, yung bad solution. Kaya nga sa counseling, tinuturo natin, there are four kinds of solutions, di ba? Una, bad solution. Kapag may problema, usually ang tao, isa pang problema ang ginagawa niya. Madalas yan sa tao. Halimbawa, nasagian ka, yung sasakyan mo. Nagkaroon ng scratch yung sasakyan mo. Ngayon nagalit ka, binaril mo ngayon yung tao. O, tignan mo, ang liit lang sana ng problema dahil bad lang yung solution mo, lalong lumala. Ingat tayo doon. Pangalawa, mga kapatid, band-aid. At yung band-aid solution, pantapa lang. Na minsan, kapag pinatatagal, lalong lumalala. Ang hilig sa tao niyang band-aid solution. Pangatlo naman, yung bias solution. Kahit na mali, o kahit na dapat mong i-rebuke o i-correct, hindi mo ginagawa. Kasi nga, nalilibre ka niya. O kaya nahihiya ka sa kanya. O kaya natatakot ka sa kanya. Nakuha natin, o kaya gusto mo siyang ma-please, eh kaya lang lalala nga yung problema. Kaya lang, sa pagiging bias natin minsan, lalong hindi nariresolba ang mga bagay-bagay. And then lastly, yung biblical solution, yun mga kapatid, yung ultimate solution, yung Word of God. So kinakailangan, ma-acknowledge natin yung ultimate solution na yun. Tigilan na natin yung band-aid solution, lumalala eh. Yung bias solution, yung bad solution, only then can I be free of guilt and innocent of some great crimes. So kapag pala humihingi ka ng tulong, isipin mo, ano ba yung binibigay o kayang ibigay ng taong ito o nung lalapitan ko na solusyon? Detect mo yun. Band-aid, bad, bias. Kaya kapag nag-aas ka ng tulong, kapatid, huwag ka lagi naghahanap ng mga tao magpapasaya lagi sa'yo. O kaya yung, alam mo, yung kakampi sa'yo, okay din yan. Kaya lang other side of the coin ng encouragement. Pero may other side pa ng buhay, mga kapatid, ng solusyon. May mga bagay na kinakailangan ma-rebuke tayo, masaktan tayo, para lang gumaling tayo. Minsan may mga mapapait na salita, mapapait na gamot na kailangan mong i-take para matauhan tayo. Kaya lang, handa ka ba na i-accept yung limitation mo? At handa ka ba na i-acknowledge yung ultimate na solution mo? Ngayon, yung gagawin mong solution, yung gagawin mong paghingi ng tulong, ultimate solution ba yan? O lalo lang masisira yung pamilya mo dyan? O lalo lang masisira yung karir mo dyan? Kaya huwag talon ng talon sa isang sitwasyon. Humingi ka ng tulong, paano? I-accept mo muna yung limitasyon mo, check. Pangalawa, acknowledge mo yung ultimate solution. Only then can I be free of guilt and innocent of some great crime. Huwag mong patungan ng isang pang problema, yung problema mo lalong lumalala eh. Huwag bad solution, huwag band-aid solution.
kapatid, at huwag din yung bias solution. Kinakailangan natin, biblical solution, si Lord ito. Kasi siya lang talaga magpapalaya sa atin. Siya lang ang makakapag-declare na innocent tayo. Nakuha po natin mga kapatid, sabi ni Cesar Chavez, you are never strong enough that you don't need help. You are never strong enough that you don't need help. Wala kang sapat na lakas para sabihin mo hindi mo kailangan ng tulong. Kailangan natin ng tulong. Kaya nga yung mga taong lumalakas, sila yung mga humihingi ng tulong. Na-admit nila, pagkakamali nila, at ina-acknowledge nila na Diyos lang yung paraan. Kasi yung iba, kala nila pera. Minsan nga, it will do more harm than good eh. Kasi minsan, bigay ka ng bigay, sa kasamaan naman napupunta. O tinuruan mo siya ngayon, lalo pa maging masama. Binigyan mo siya lalo ng pambili ng droga. Binigyan mo lalo siya ng panggawa ng kalokohan. Hindi lahat yun ang solusyon. Nakuha natin mga kapatid, pwede sa iba, pero pwede rin hindi. Na lalo pang makakalala. Minsan yung tulong mo, hindi naman talaga nakakatulong eh. Kaya kinakailangan ng wisdom. Dito, ulitin ko, minsan yung tulong natin, hindi talaga siya makakatulong. Kasi nga mga kapatid, hindi na-detect yung ultimate solution. So we have to acknowledge the ultimate solution. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan mailapit siya kay Lord eh. Okay, ilalayo mo, i-rehab mo yung isang bagay, okay din yun. Kaya lang kahit 10 years mo nga, ang dami kong nakita dyan, 5 years ni rehab eh. 4 years ni rehab, pagdating, addict pa rin. Bakit? Ang ultimate solution, walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Siya ang gumawa eh. E di siya rin may kakayahan mag-ayos. So kinakailangan, ma-detect natin yun. Huwag lang yung band-aid. Ask for help. Keep me from deliberate wrongs. Hindi ko kaya, Lord eh. Help me to stop doing them. Only then can I be free of guilt and innocent of some great crime. Hindi sapat ang lakas mo, kapatid. Sa bawat kahinaan mo, kailangan mo ng tulong. Kaya nga sabi sa easy to read version, don't let me do what I know is wrong. Lord, please tulungan mo po ako. Don't let me do what I know is wrong. Don't let sin control me. I once na makontrol ka na ng kasalanan. Ulitin ko kapatid, ang kasalanan nakakabobo. Lahat ng tinuro sa'yo sa eskwelahan, lahat ng tinuro sa'yo sa simbahan, lahat ng tinuro sa'yo ng iyong mga magulang, at maging ng mga mentors mo, makakalimutan mo yan once kinain ka ng kasalanan. Wala ang lahat. Sayang yung pinag-aralan mo ng 4 na taon. Sayang yung kahit ano pang eskwelahan, kapatid. Kaya sinabi niya, don't let sin control me. At sinabi niya, if you help me, I can be pure and free from sin. Kung tutulungan mo ako, kaya nga yun, kung tutulungan mo ako, dapat ma-detect mo, ma-acknowledge mo yung ultimate solution. Kasi kukontrolin ka lang ng iba't ibang mga bagay. Always remember this, tandaan mo ito kapatid, the only mistake you can make is not asking for help. The only mistake you can make is not asking for help, especially when you needed it the most. Lalo na kung kinakailangan natin ng tulong at hindi mo ginawa yun, yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Meron pong isang sitwasyon na siyempre sa mga magbabarkada dati, uso yung yabangan. Nagkaroon kami dati ng field trip. Tandaan ko nun sa Bulacan, yabang eh, galing lumangoy. Hindi naman talaga ako marunong. Tapos nag-swimming trunks pa ako. Siyempre, yabangan eh. Ayaw mong maging ano eh. Parang ma-left behind sa kwentuhan. So, ang ginawa mo, nag-yabang ka na lang. Yeah, yabang-yabang ako. Mamaya, napadaan kami sa 7 feet na swimming pool. Ang ginawa nung kabrad ko, nung barkada ko, ang ginawa niya, tinulak niya ako. Eh, siyempre, naka-swimming trunks ka ba naman eh. Siyempre, ready na. Tapos, dire-diretso sila ng lakad. Mamaya, nalulunod na ako. Sila, wala lang sa kanila. Siyempre, pinagyayabang ako eh. Eh, mamaya dyan, ano yan, naka-swimming trunks ka, tapos nalulunod ka, puro ka-porma. 2 bagay. Pambihira, crucial yun. Panindigan ko yung pagyayabang ko, pero hindi ko naman talaga kaya, o humingi ako ng tulong. Ay, wala na. Hingi ka na ng tulong. Huwag ka na magyabang. Kahiyaan na yun. Humingi ka ng tulong. O, awa ng Diyos, may nagsalba sa akin.
Kasi humingi ko ng tulong, tinigilan na yung kayabangan. Kapatid, the only mistake you can make is not asking for help, especially when you needed it the most. Papatayin tayo nun. Remember that he who asks for help is strong enough to overcome his pride and wise enough to know that success is always connected to other people. Lakas siya eh. Kasi na-overcome mo yung pride. Katalinuhan siya kasi nalaman mo na kailangan mo talaga ng tulong na hindi ka magtatagumpay na wala yung ibang tao. So paano maging malakas sa panahon ng kahinaan? Number two, ask for help. Anong gagawin? Accept your own limitation and acknowledge the ultimate solution. Mamaya makita mo na pagtatagumpayan mo, bakit humingi ka ng tulong? Tamang paghingi ng tulong.